So hello mga ka-chillax, welcome to my YouTube channel. So kung bago pa kayo sa YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe. So ito, meron na naman tayong bagong tuklas na e-bike shop. Ayan o, dadayo ako dito. Saan pa? Dito sa Extreme Electric Scooter. Ayan o. So ito yung matatagpuan sa 37 Humbel Street, QC. So napakadali lang naman ipin. Ang maganda dito, maganda yung kanilang pwesto, medyo maluwag o. Ayan, so mayroon mga iba-ibang mga brand dito. Tapos may makikita kayong puting gate. Ang laki o. Tapos hindi dito yung pinaka-repairs niya. So hindi dito yung mga staff niya dito, mga gumagawa. So, nag-a-accept sila ng iba-ibang mga scooter. Mga stand-up, electric scooter, e-bike, name it. Gagawin tayo patumpik-tumpik pa mga ka-chillax. Let's go! So, dito naman sa loob, meron naman din kami mga electric bikes bukod dito sa mga electric motorcycles. So, ito yung Roadrunner. This is a dual motor na electric bike. Hindi siya pedal assist, talagang full electric siya. Full electric pala to. Yes. So, dual motor yan, sir. Meron siyang motor sa harap, meron siya sa likod. And nasi-switch mo rin kung gusto mong single motor lang or dual motor. Ito naman is actually originated from Voro Motor sa USA. Oh, Voro Motor. Ayan, sikat yan sa Amerika. And removable din itong itong battery pack. Laki ng battery siya ka? Yes, ito 48 volts, 26 AH. So, pwede mo rin siyang tanggalin, parang yung mga e-bike na pwede mo siyang tanggalin at doon mo i-charge sa loob ng bahay or sa loob ng opisina. Ano maganda dito, it's foldable. Ah, foldable? So, yes, pa-fold itong mga handlebar sa niya. Sa handlebar, oo. Yeah. Tapos ito rin sir, pwede mo rin luwagan para ma-fold din siya pababa. Oh, no. Yan. Fold siya. Oh, yan. Yeah. Okay. Ano naman ang timbang nito sir? Ito sir, nasa itong dual motor pala, mga dual nasa motor. 35 to. 35 kilos. Yes. Ito ang 25 kilos. Itong isang electric. Ito naman, single motor. Ito medyo mababa lang yung speed, 36 volts, 10 AH na single motor. Tapos pedal assist. Ah, ito pedal assist. Yes, may pedal. Pedal. Ayan. Ito yung mga lightweight version naman. Tapos medyo Japanese retro style yung handlebar niya. Convenient talaga at saka medyo ride comfort. Ito yung nare-recommend namin. So ito, pwede rin siyang pedal assist. Pwede rin siyang full electric and pwede rin manual. So ito naman, meron siyang gulay basket dito. Kapapang mga pamalengke, pwedeng gamitin. Tapos ganun din siya, similar to the Roadrunner, removable din yung battery pack niya. Ito sir, ang haba ng battery nito. Yes, ito, malaki yung casing niya kasi ni-ready ni namin yan. Kung gusto nyo mas mahaba yung range, pwede natin dagdagan ng battery. Saan yung range? Anong range nito, sir? Ito, sir, kung pedal assist ka, kaya nito up to 40 kilometers. 40 kilometers. Ito naman, sir? Ito, sir, yung kung dual motor, nasa 50 kilometers ang range niya. Full electric. Ito naman with pedal assist. Ang top speed naman ito, sir? Ito, sir, nasa 45 kph. 45 kph. Yes. Sir, sukat ng gulong? Ito, sir, 12-inch. 12-inch. Yes. So, naka-disc brake na, front and rear? Naka-disc brake, yes. Actually, ito, hybrid yung brakes niya. Ah, hybrid? Mechanical and fluid type. Fluid type, no? Yeah. Yes. Ito ang mechanical lang na mechanical lang to. Brakes. So, ito yung medyo mas basic, pang chill ride lang, pambili lang sa palengke. Ito, pag gusto mong mas may power, pag gusto mong nakaka-overtake ka sa kalsada, ito naman yung choice na binibigay namin. Kasi it has dual motor. So, acceleration-wise, malakas talaga to. Ito ba sir, hindi foldable? Ito sir, hindi. Yes. Ito lang, pwede mo lang ibaba ito, pero yung handlebar is fixed. Ito rin, it has front suspension. Hydraulic yung front suspension niya. Same with the Roadrunner. Ang difference lang with Roadrunner, adjustable yung suspension niya sa harap. So, isa lang ba ang gumawa nito, sir? Magkaiba, sir. Magkaiba ng maker yan.
So ito si Voro Motors, ito yes. naman si... Ito, generic ano siya. A generic Pero siya, kompleto na rin siya. Meron na rin siyang headlight at saka ignition key for security naman. Hmm. Tapos yan yung headlight niya. Oh, may ilaw, no? Yes. Ganda rin ang datingan nito, no? Yes. Kasi kakaiba yung handlebar. Tapos long seat siya. Actually, pwede ka pang mag-angkas talaga. So ano naman, sir, yung load capacity natin ito? Ito, ideally, 200 kilograms ang maximum. Oh, 200? Yes, kaya niya. So ito ba, sir, may brake light o ilaw lang? Brake light, yes. Ah, may brake light talaga ito. Ah, ayun, oh, may brake light. Oh, galing. Yes. Hmm. Tapos adjustable yung stem niya. So pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. Ayun. Ang haba rin ng ano nito, ng fender. Yes, fender. Talagang covered lahat ng talsik. At ang kanyang ano, kanyang framing nito, medyo ano. Ito sir, carbon steel. Carbon steel. So, bakal siya, mas matibay siya sa mga, compared sa mga aluminum frame. Hmm. Tsaka parang naka-wrap around yung bakal talaga nito. Yes sir, solid talaga yung no, pagkaka-build nito. Oh. Ito sir, so kahit basic siya, kahit simple siya, kompleto na siya. Ilaw, susi, plus front suspension, and yun na nga, upgradable yung battery, plus at least meron kang storage dito sa gitna. Mm-hmm. Pangalan ito sir ay Extreme E-Bike. Extreme E-Bike. E-bike, yes. Kanyang throttle. Yun. So, anong sir yung watts nito? Ito sir, 500 watts ang motor niya. Mm. So, ang maximum speed nito actually nasa 30 kilometers per hour lang. Oh, not bad. Man, sir, ilan ang watts naman ito? Ito sir, ano ba? Ayama. Ito 500 watts bawat motor. Each. Mm. Yes. So, total of 1000 watts 'yan dalawa. So, lakas nito sir, ano plan pa naka-on yung dalawang yung motor. Yung dual motor, yes sir. Mm. Malakas siya talaga. Yung abot ng ano, 45. Yes. Oh. Tsaka yung acceleration niya sir, mas malayo, mas mabilis talaga. So medyo maganda rin to sa akyatan. Sa akyatan, at tsaka pag kailangan mo talaga mag-overtake. Overtake. Yeah, yun yung lamang niya. Ibibigay niya talaga. Yes. Hmm. Bali, saan sir yung, ano, yung switch niyan para makapili na kung anong motor? Dito sir. Dito. Sara ko lang to. So pagka-unfold mo siya, ganito siya mag-i-lock. Hmm. Simple lang. Good. Simple lang. Ito sir, yung power on niya. Yan. Tapos kapag ka gusto mo ng... Dito sir, yung switch ng single at saka dual motor. Ah, ito. Ito pala yun. Yes. So, mafe-feel mo na lang siya. Wala siyang indicator, pero mafe-feel mo na... naka-dual motor siya dahil sa acceleration. Ito naman sir, para saan ito? Ito lang sir, pag off mo nung dual motor. Ah. So ito sir, dual motor, kung gusto mong balik siya sa single motor, ito lang. Ayun, okay. Yan. So, thumb throttle siya. Thumb throttle. Yeah. Then, meron na rin siyang ilaw, busina. Ayun. Yan. So, bali ang pagkakaiba nito sir, no? Walang ano, no? Walang pedal. Walang pedal. Full electric siya. Full electric. Compared to the other one na may pedal assist. Hmm. Bali sir, magkano ano natin, SRP natin ito? Ito sir, sa ngayon, naka-markdown siya, 75,000 for this. Dual motor na siya. Hmm. Ito namang si Extreme E-Bike, 33,000 with pedal assist. Hmm. Warranty naman, 6 months sila parehas. 6 months warranty dito sa shop. And very minimal kasi ang maintenance nito para ring mga bike. Although ito, wala siyang chain, so mas madali siya i-maintain. Ito, yung chain na lang yung kailangan dilinisin from time to time. Tama, tama. Bali ito sir, may brake light din ba to? Yes sir, ito, may brake light siya. Actually, may turn signal din to. Ah, may turn so, signal. So, ito muna yung brake light niya. Ayun. And then, turn signal dito sa likod. Yan, left, and then right. Parang sir, kung di ko nagkakamali, ito logo na ito, parang konti na lang, parang si Wonder Woman. Pwede na! Ito
Yes, yes, ganoon. Pabalik ng Wonder Woman na Nobel to. Yes. Ooh, yan. Pwede rin actually sabay yung... Ah, may hazard. Pwede siyang hazard. Ayun, may hazard light. Magaling. Ganda. Cute ito ni Roadrunner. So ito mga kachilax, nandito na tayo kay ano, kay... gamit-gamit natin to si CUX Super Soco. Okay. So narinig nyo naman yung naging kwento ni Sir about dito sa Super Soco na to. So rider si Sir eh, kaya alam niya yung mga iba't ibang mga riding So ito, gamit ko na si Super Soco CUX. So magandang ano ah, magandang suspension nito ah. Feel na feel ko yung suspension niya. Masarap. So pagdating naman sa ano sa kanyang torque. Ang bilis ng kanyang ano response. Mabilis ang response nito. Medyo ano yung ano nito ah, yung floorboard nito medyo makitid, hindi siya malapad. Yung alam may pros and cons. Mas madali isingit. Hindi siya ganun ka kahirap. Hindi sa response nito. Mabilis oh. Nakakapagsabayan pa ako. Actually mas mabilis pa to kung marunong ka humataw. And ang napansin ko, una ko napapansin dito yung kanyang suspension. Malambot, masarap pa no. Hindi nakakangalay sa puwet, sa likod. Yung nagusto ko rin dito, yung torque niya. Sibat agad, pagpiga mo. Yun na siya agad. So pagdating sa speed, hindi natin masyado paano dahil maraming sasakyan, no? Yung kanyang handling, maganda. Masarap, masarap siyang dalhin. Very responsive, oh, 37, 40. Oh. Tsaka yung kanyang sukat ng gulong is R12. Kaya iba yung kapit sa lupa. Makapit 40 50 Let's take a 55 Woo! Alright! Yes. Yeah. Since na may crossing dito, siyempre ingat-ingat tayo. Hindi tayo pwede pa pabahala na gang. Breaking flowers naman ito. Makapit. Ayan o. Kapit nyo. Wala akong problema sa mga preno-preno nito. So itong si Super Soco CUX natin ay L3 category. Siya ay motorcycle. So need siya ng registration. Pero dahil nga ano, meron siyang registration at kailangan ng driver's license, ay ito ay pinapayagan naman sa main road at highway. So, wala kang problema. So, yung mga basic specs naman ito, ulitin lang natin. So, ito ay may ano, motor na 1,600 watts. Yan, ayon dito sa pagdadrive ko, napaka... yung torque niya hindi siya bigla. Very smooth yung torque niya. Tapos, ang kanyang max speed ay umabot ng 60 kph. Sa iba, medyo siguro,
mababagalan, pero yung 60 na yan ay mabilis na rin. So pwede ka rin magpagsabayan sa mga main road natin. Dahil mabilis na ang more than 50, 60, okay na yan. Then, ang kanyang gulong ay front and rear ay 90x90 R12. So dahil nga makapal ang gulong, maganda ang kapit ng gulong sa kalsada. And ito ay may dual suspension, kaya kita nyo kahit sa mga lubak, very smooth siya. Then ito ay may 60 volts, 30 amperes na removable lithium battery. Kaya ang range nito ay umaabot ng 70 kilometers. At ito rin ay may maximum load of 150 kilograms. Ang isang kinagaganda nito na kwento ni Sir Eugene sa atin doon sa ating first vlog sa Extreme ay yung inakyat nila na may angkas siya papuntang Baguio. So doon talaga ako na ellipse na sana nga, di ba? Kung malapit lang sana ang Baguio, matesting talaga natin na ganong katarik. Yun nga, saka natin susubukan to. Kung sumari, medyo okay na yung ano, mga batas-batas na yan sa e-bikes, ay mayakyat naman natin to anti-polo. So, yun nga. So, yun ang aking assessment dito sa ating CUX. So, sana nagustuhan niya ating munting content dito sa Extreme. And sa mga gustong mag-test ride at magustong magpagawa at mga upgrades, bisita lang kayo dito sa Extreme Scooters. So, ilalagay ko dito ulit yung location, then yung presyo nitong CUX. So, lahat ng inquiries, message lang po kayo sa kanilang FB page. So, till here, this is Wellskila. Ride safe and God bless.